Hi! Welcome or welcome back to my channel with another video. Ayan, lumilipad-lipad na yung ating buhok. Hindi pa tayo natatapos sa pag-video, sa pag-film. Parating na rin ang aking baby. So, ano nga ba yung ginagamit natin sa face natin kung wala tayong mga nire-review na mga facial products or mga face products pag wala tayong mga nire-review yung sets? Kasi, may mga nababasa ako na kung ano daw po yung mga ginagamit ko or ano daw yung skincare ko, ano yung ginagamit ko sa mukha ko pagka wala tayong mga nire-review yung products. So, ang pinakahuli nating nire-review na face product ay yung sa Skin Hero set ng Careline. Ayan. Kung hindi nyo pa po napapanood yung ating review about doon, ilalagay ko na lang yung link niya down below and syempre kasama doon yung link ng product kung saan ko siya nabili. So, eto, hindi po tayo magpapakatagal-tagal or hindi po tayo magpapaligoy-ligoy kung ano ba yung product na ginagamit ko pag wala tayong facial sets na nire-review. Kung handa ka na, just keep on watching. I just wanna be happy. So, eto na po yung sagot ko sa mga nagtatanong kung ano po ba yung ginagawa or yung ginagamit ko sa face ko pag wala tayong ginagamit na product. So, number one, yung ginagawa ko po sa face ko is inaahit ko po yung ano niya. Yung hindi niyo po masyadong makita, but ayan, nakikita naman yung mga pores ko dyan, oh. Ayan, naglalakihan pa rin sila. Pero thankful pa rin ako na hindi lang tayo nagkakaroon ng ano ng pimple kahit pag minsan eh parang pinaggisahan na ng ano ng corned beef yung mukha natin, ganon. Parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ganon. So, ang ginagawa ko is inaahit ko siya. Ito yung mga gamit ko na and ito pa naman yung medyo matalas pa. Ayan, inaahit ko yung mga buhok-buhok including dito kasi dito yung makapal. Ayan, ginagawa ko po siya for at least isang beses sa isang buwan. And syempre, meron din akong product, isang product lang or dalawang product. Masasabi ko siguro na dalawang product yung ginagamit ko sa face ko. And ito naman po ay matagal ko na din na ginagawa. Syempre, yung panglinis ko sa mukha ko every day, bago matulog and pagkagising sa umaga or pagka naliligo. So, ang ginagawa ko, sinasabunan ko lang siya ng Kojic, yung Kojic soap, ganun. And, di ba meron akong hack or tip sa inyo kung paano natin gagamitin yung Kojic soap sa face natin kung ayaw natin na mahapde. And, minsan kasi nakakapagpapil din yung Kojic. So, ang ginagawa ko is nilalagay ko po siya dun sa isang lalagyan and nilalagyan ko siya ng tubig. Dinidilute ko siya ng tubig. Pero, yung tubig naman na yun is hindi sobrang dami. And, mas maganda kung gagamit tayo ng mineral water. So, let's say dun sa Coke mismo ba yung ganito kalaki? So, half lang siguro nung water nun and then yung Kojic na pinakamaliit. Yun yung ilalagay natin, yung nakalagay sa sachet. Yun, ilalagay natin dun lahat and yun yung ginagamit ko na pang linis sa face ko. And then, after ko naman na malinis, ayan, after 30 minutes is gumagamit ako ng etong cream na to. Retinoic cream or retinoic acid. Ayan. Nakaka-help siya na mag-lighten yung mga anik-anik natin dyan sa face natin. Nagpo-fall siya under ng tretinoin. So, wala na akong ibang ginagamit na cream. Ito lang. And kung meron man, yung soothing gel. Maganda po kasi siya. Doon ako humiyang din. Soothing gel. Kung wala na akong ibang ginagamit. And yun yung nung college pa ako or ever since nung matuto akong magdududot-dot sa face ko, yun na yung ginagamit ko, yung soothing gel. But ngayon, syempre, masyadong marami tayong pinagkakagastusan, ganun. Is eto lang, ayan, retinoic acid cream yung ginagamit ko sa face ko after ko maglinis 30 minutes. After 30 minutes na malinis ko yung face ko, para tuyo-tuyo na yung face ko and hindi na siya basa, para maiwasan ko yung magkaroon ng skin irritation, ganon, dito, or sure na malinis. And ang laman po kasi nito ay ganito, ayan,
Medyo marami pa siyang laman and konting-konti lang yung nilalagay ko nito as in yung sasabihin nila na pea size lang as in sobrang dami na noon. Konting-konti lang siya. Ito po ay nabibili ko ng nasa 100. Wala pa siyang 200 eh. Ayan. Wala pa siyang 200. Less than 200 pesos siya. And ito po ay 25 grams na. Nagagamit ko siya ng matagal. As in months. Inaabot siya ng months. Yun. And good thing naman na nagiging effect niya naman sa akin is, though hindi naman ako nakakita ng pagpipil kasi laging naka-moisturize yung face ko, is pag nagkakaroon ako ng maliliit na pimple dyan, nawawala ka agad, natutuyo ka agad, ganun. And yung sobrang pag-oily ng face ko, nalilesen din niya. And yung marks ko dito, kita nyo ba? Yung marks ko dito na ito, dati kitang-kita yan, nalalighten niya. And dito din. Ayan o. Nalalighten niya yung ano ko dito. Yung marks ko dito. So, dito yung pores ko. Ganun pa rin naman yung pores ko. Ayan. Ayan o, nakikita nyo ba? Ganyan pa rin naman siya. And yung nose ko, yung texture ng nose ko. Siyempre, kagaya rin yan ng mga ano, yung mga normal na nose. Diba? Yung, saan ka ba naman nakakita ng nose na wala man lang isang whiteheads dyan. Lahat, kahit artista o princess man yan, meron yan. Bumabangon din sila na mabaho ang hininga nila. Ganon din tayo. So, tayo hindi masyadong makita kasi yung ating mga whiteheads, yung pores natin sa nose. Kasi medyo mahina yung ating camera, ganyan. Ayan. So, pag naging manyaman na ako, bibili ako ng camera na lahat ng butas ng nose natin or ng pores natin is makikita yung laman na whiteheads.